morning, and today's vlog is ipapakita ko sa inyo yung aking beta journey, kung paano ako nagparami ng beta, at ipapakita ko sa inyo yung 3 months old ko na beta, which is tinry ko rin mag-experiment, naghiwalay ako ng 3 bottles na pinili ko lang yung mga malalaking size na doon sa aking fridge, which is grooming tank ko na lang din. And as you can see sa background ko, andyan yung aking mga master's breeders na beta. So guys, papakita ko sa inyo yung aking mga beta fry and beta ko na malaki na din sila in a 3 months. Beta fry for 3 months. Meron po ako dito, ayan, as you can see, makikita mo, ayan, in 3 months, ganyan na siya kalaki, pero yung iba, hindi masyado ganun kalaki kasi parang sasapawan sila sa pagkain, ayan po, ayan. So meron din ako ditong malalaki na din, like yan, this one, yan. So sinubukan ko mag-explore, titingnan natin kung saan yung pinaka the best grower, kung ito bang nasa, which is ano na, parang grooming tank na nila, pero madami sila dito kasi 2 sets yung ginawa ko. First breed ko po yan, yan. As you can see, may makikita ka, hindi pare-parehas yung mga size nila. Kasi my first batch naman silang lahat, agwatan, is 2 days. So, ayan po sila guys. Amazing! Okay guys, so nakita nyo na yung aking breeding tank there, kung saan marami-rami na din tayo nga anihin a few months. Wow! Ngayon, sa mga nagtatanong kung paano ko siya ginawa yung pagbe-breeding ko, is ganito po yun. Kukuha ka lang po ng male and female beta, choose your breeds, at saka ipagtabi nyo po sila in 3 days. So, para nakikilala nila yung bawat isa't isa, then kapag yung lalaki nag-molting stage na siya, which is yung dami niya ng bubbles na nire-release, here, sa taas, so kung makikita nyo po na gano'n na yung lalaki, it means active na siya. So, maghanap kayo ng lalagyan, which is pwede ding mga ganito. Yan, sa nakikita nyo. Pwede nyo itong gamitin for breeding nila. So, first, hindi ganun kataas yung tubig guys ha. Kung halimbawa ito yung lalagyan nyo, mga dito lang yung tubig, which is nakakalangoy ng better yung lalaki at saka babae, at saka mas yung mas better is yung maliit para madali lang sila magkita ng male and female mo. So ngayon, kapag ka na-release na yung lalaki, so ilileave lang natin siya doon nang siya lang mag-isa for 1 hour. And then maghanap po kayo ng parang barrier po, pwede din yung nakat na 1.5, which is parang ikukulong nyo lang yung girl sa ano sa gitna ng barrier niya, which is the plastic one, para magkita din silang dalawa, para for transparent, tsaka para makilala din nila yung isa't isa. So ngayon, i-leave mo yun for 24 hours,
At pagkabukas niya ng umaga, malalaman mo yung kung active yung both side, which is the male and female, kapag marami ng bubble nest yung lalaki. So ngayon, pwede na natin siyang i-release yung girl to join the males outside. So ayun po, maglagay lang po kayo ng tubig na may dahon ng talisay. Tsaka maglagay na lang din po kayo ng mga aquatic plants para dun sa mga fry na pagtataguan. Para usually, yung babae kasi yung laging kumakain ng mga fry nila. So, need ng pagtataguan ng mga fry pag sila'y na-release na ng female. So, in 24 hours, tatanggalin na yung female. Tapos, pabayaan na lang muna yung male doon kasi yung male yung mag-aalaga. Then, pagkatanggal ng female, i-ano mo na yun, parang gagamutin mo na siya, papalakasin mo siya para hindi siya mamatay. At least then, kung maaga-agan yung makukuha yung female, walang ganang damage yung male nating beta. Kasi minsan, napupunit yung buntot ng ating male beta. So, we need to transfer the female to the other tank. So, ngayon, pag na-hatch na yung mga fry, tatanggalin din natin yung male. And then, hindi po natin i-feed yung mga fry for 7 days or 1 week. So, ayun na guys, hanggang lalaki at lalaki na siya. So, yung ginawa ko is, yung mga fry ko, bago ko sila ititransfer sa bagong tank nila, to be their growing tank or grooming tank, is malaki-laki na siya. And kailangan mo siyang i-acclimate muna to transfer for the other tank. So, ayun guys, yung ginawa ko, maliliit lang siya noon. Usually, yung aking pinaglagyan ng time na yon is, kita nyo po yung mga, ayan po, yung mga ganitong pinaglalagyan ko noon. Ito yung, dito ako nag-breed ng aking beta. So, ayan. So, para madali siyang makita, bago ko na i-transfer sa ganitong lalagyan. So, ito na siya. Ito na siya. So, parang stage 3 yung aking ginawang step for breeding para hindi rin sila ganun manibago sa kanilang bagong titirhan or magiging grooming tank na nila. So, guys, please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more aquatic and adventure of my fishes. Thank you. Bye.